Paano po ba makakaiwas sa creatinine, Doc? Doc, paano po pabababain ang creatinine? Doc, kapag mataas ang creatinine, ano ang pinakamabisang gamot dito? Doc, ano po ba mga pagkain pampababa ng creatinine? Madalas na tanungin ang mga tanong na ito sa akin ng aking mga pasyente. Kasi nga naman, ang mga pasyenteng pumupunta sa akin ay mataas ang creatinine. So, paano nga ba ito pabababain? Ang primary source ng creatinine natin sa katawan ay ang ating skeletal muscles, kung saan matatagpuan ang pinakamataas na level ng creatine. Ito ang nag-explain kung bakit mas mataas ang creatine level sa dugo ng mga maskulado gaya ng mga bodybuilders, atleta, at mga kalalakihan. Marami rin creatine na nakikita sa mga dietary protein gaya ng ating mga karne. Nako-convert sa creatinine ang creatine na nasa mga karne pagkatapos itong lutuin. Therefore, ang pagkain ng maraming lutong karne gaya ng steak at samgyupsal ay nagdudulot din ng mataas na creatinine levels. Habang nabubuhay tayo ay gagawa ang katawan natin ng creatinine. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso kada segundo simula nung nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay. Bakit hindi naiipon ang creatinine sa dugo? Ito ay dahil inaalis ito ng ating mga kidneys. Ang mga filters ng ating kidneys ang nagsasala ng dugo at nagtatanggal ng creatinine upang itapon sila sa ihi, palabas ng katawan. Dahil dito, ginagamit ang level ng creatinine sa dugo bilang sukatan kung ginagawa ba ng kidneys ang trabaho nila. Ang normal creatinine level sa dugo ay nasa 62 to 115 micromole per liter sa mga kalalakihan at 53 to 97 micromole per liter sa mga kababaihan. Kapag mataas ang creatinine sa dugo, baka hindi na nakakapaglinis ng maayos ang kidneys, kaya baka may sakit na ang mga ito. Walang gamot na direktang nakakapagpababa ng creatinine. Walang pagkain na direktang nakakapagpababa ng creatinine. Once na ang creatinine ay nasa dugo na, walang ibang paraan na ito ay pababain kundi ang linisin ito ng kidneys mula sa dugo at itapon nila ito sa ihi. Kailangan natin ng healthy kidneys para magawa nila ang trabaho nila. So, ang short answer sa tanong kung paano pabababain ng creatinine ay panatilihing healthy ang kidneys. Teka, na-disappoint kayo, no? Naghihintay ba kayo na may sabihin akong wonder supplement na makakapagpababa ng creatinine sa dugo? Na pag ininom mo ay maglalaho ang creatinine sa dugo na parang bula? Ano yan? Magic? It's a miracle? No, Father. It's Code Saver. Alam ko matalino ang mga viewers ko, kaya hindi dapat kayo nagpapaloko sa mga ganitong produkto. Iisa lamang ang lalabasan ng creatinine sa katawan at yun ay via the kidneys. So, paano natin pananatilihing malusog ang ating mga kidneys para bumaba ang creatinine o para hindi na tumaas ang creatinine? I-share ko sa inyo ang 8 golden rules for healthy kidneys. Kung gusto nyo ng more videos and reels tungkol sa kalusugan ng katawan, especially ng mga kidneys, please click like and subscribe sa channel ko. Follow nyo na rin ako sa Facebook at TikTok. Rule number 1, huwag maninigarilyo. Sabi ko na may magtatanong eh. Ano daw ang kinalaman ng paninigarilyo sa kidneys? Di ba ang epekto nila ay sa lungs? Well, maraming paraan para makasira ng kidneys ang paninigarilyo. Ang smoking ay nagdudulot ng endothelial cell dysfunction, activation ng angiotensin 2, oxidative stress, pagtaas ng clotting ng platelets, insulin resistance at pagkasira ng mga kidney tubular cells. Lahat ng ito ay nauuwi sa kidney disease kapag pinabayaan. Bukod sa mga nabanggit, nakakataas din ng blood pressure, glomerular pressure, ang paninigarilyo. Sa isang pag-aaral sa Japan, na nag-imbestiga ng mahigit 120,000 na tao, ang paninigarilyo ay naugnay sa 16% na mas mataas na chance na magkaroon ng kidney disease kumpara sa mga hindi nanigarilyo. Rule number 2 and rule number 3, check and control your blood pressure and blood sugar. Ang diabetes at hypertension ang dalawang pangunahing dahilan ng chronic kidney disease sa buong mundo. Kaya it makes sense na panatilihin ang normal blood pressure at normal sugar para hindi pumalya ang mga kidneys. Base sa datos galing sa SPRINT trial, ang pagpapanatili ng systolic blood pressure na less than 120 mm mercury ay nakakatulong upang mabawasan ang risk of cardiovascular disease gaya ng heart attack at stroke.
Ang pagtaas naman ng blood sugar ay maaaring magdulot ng inflammation, oxidative stress at damage ulit sa kidneys. Kaya hanggat maaari ay dapat panatilihin ito within normal. Rule number 4, mag-exercise regularly. Ang labis na timbang na nauuwi sa pagiging overweight or obese at nauugnay ito sa pagkakaroon ng diabetes at chronic kidney disease. Kaya mahalaga na maging fit at active para mabawasan ng excess fat sa katawan. Nire-recommend ng WHO ang 60 minutes of moderate to vigorous physical activity daily. Bukod sa kidney disease prevention, nakakatulong din ang pag-exercise upang ma-improve ang cardiovascular health at makaiwas sa heart attack at stroke. Rule number 5, kumain ng healthy diet. Wala namang exact type of diet na superior sa ibang types ng diet sa pagpapabagal o pag-prevent ng kidney disease. Maganda para sa kidneys ang mga diets na mayaman sa prutas, gulay, whole grains at low-fat dairy foods. Take note na kapag mataas na ang creatinine ay nililimitahan ng pagkain ng prutas dahil iniiwasan ang pagtaas ng potassium sa dugo. Kailangan din silang samahan ng wastong dami ng proteins gaya ng beef, chicken, pork at syempre yung galing sa plants like nuts at beans. Nire-recommend ang daily protein intake na 0.8 gram per kilogram body weight upang mapanatili ang kidney health. Maaaring makasama ang pagkain ng sobra-sobrang protein or yung more than 1.3 gram per kilogram body weight per day sa mga may advanced chronic kidney disease dahil magdudulot ito ng pagkaipon ng mga urea at iba pang toxins sa dugo. Rule number 6, uminom ng wastong dami ng tubig. Hindi naman kailangan sundin ang napaka-outdated na 8 to 10 glasses of water a day dahil bawat tao ay iba't iba ang pangangailangan sa tubig. Nakadepende ito sa edad, kasarian, laki ng katawan, level of activity, klima at iba pang factors. Siguraduhin lang na pag pinagpapawisan o kapag nauuhaw ay uminom ng tubig upang hindi ka ma-dehydrate. Rule number 7, huwag abusuhin ang mga pain relievers at mga herbal supplements. May iba kasi dyan na ginagawang candy ang mga ibuprofen at mefenamic acid tuwing sumasakit ang ulo o likod. Maari naman silang inumin for a short period of time, ngunit kung gagawin ito halos araw-araw at sa mahabang panahon, maari itong makasira ng mga kidneys. Iba pang examples ng mga NSAIDs na dapat hindi abusuhin ay celecoxib, etoricoxib, diclofenac at naproxen. Marahil marami rin kayong nakikitang mga herbal supplements na naglipa na sa social media. Organic and all natural daw. Cures, diabetes, hypertension, stroke, heart failure, gout, kidney disease, Alzheimer's, lupus at iba pang sangkaterbang mga sakit. Bukod sa walang matibay na ebidensya upang patunayan ang mga claims nila, maraming herbal ingredients na toxic o nakakalason sa kidneys at liver. Meron ding mga hidden ingredients gaya ng steroids at NSAIDs ang ibang supplements na nakakasira din ng kidneys kapag ginamit araw-araw. Hindi mo naman kailangan actually ng mga supplements na ito at mas mura pang kumain ka na lang ng sariwang prutas at gulay. Rule number 8, magpa-check up sa doktor regularly. Kung healthy at wala ka namang sakit, ay maaari kahit once a year lang magpa-test ng mga laboratory gaya ng creatinine, urinalysis, fasting blood sugar at lipid profile. Pero kung ikaw ay may diabetes o hypertension, may labis na timbang or obese, kung ikaw ay edad 60 pataas or may kapamilyang may sakit sa kidneys or diabetes, mainam na mas madalas magpa-check up. Tandaan na ang kidney disease ay walang sintomas kung nagsisimula pa lang. Huwag mo nang paabuti na magkaroon ka ng sintomas dahil ibig sabihin ay malala na ang sakit ng kidneys. Hopefully ay mapanatili nyo healthy ang kidneys at mababa ang inyong creatinine sa pagsunod ng 8 rules na ito.